Isa raw sa pinakamasayang araw sa buhay ni Enrico Pantoja ay ang kanyang moving up. Extra special ito dahil nagtapos siya sa kindergarten sa edad na 15. Akala ko po nung una, hindi na po talaga ako makakapag-aral. Nung gumraduate pa ako, masaya po kasi totoo po yung sinabi sa akin ng mga nakakatanda po sa akin na hindi masamang mag-aral, libre lang. Kaya mag-aral ka. Sa murang edad ay pinaampon si Enrico. Wala na po akong mga magulang. Tapos sa halay-hay po ako lumaki, may nagpupuk po sa akin doon na mag-asawa. Sa mama po ako kaila Ma'am Aisel, pinampun po ako nung mami niya. Tapos tinanong po ako kung gusto kong mag-aral. Struggle daw ang pagsisimula niyang mag-aral. Pero kalaunan, ang mga kasama niyang mga bata, kuya na ang naging tawag sa kanya. Noong una nahihiya po, pero nung tumagal naman po, naging okay po siya. Madali po siyang makasabay sa aming mga topics na madali niya po naiintindihan. Tapos sumasagot din naman po siya kapag may gusto po siyang sabihin. Hindi lang natutong magsulat at magbasa si Enrico. May isa pang nagpa-espesyal sa moving up niya. Meron po siyang award na natanggap. Yung World Weaver Award. Good in communication, magaling pong magsalita, magpaliwanag. Para kay Enrico, simula pa lang ito ng pagsusumikap para makaangat sa buhay. Hangad din daw niyang maibalik ang kabutihan at tiwala na ibinigay sa kanya ng mga taong tumutulong sa kanya. Sa mga kaedad po dyan, huwag po kayong mayayak na mag-aral. Hindi naman po tinitignan ng eskwalahan kung ilang taon na po yung dapat mag-aral. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.